Alright, good morning. So, time check. 9:15. Ang target namin na alis is alas 8 sana. Pero, eto nga. Maraming kwentuhan, tsaka mahabang pagliligpit ng gamit. 9:15, bago kami nakapag-set up para mag-take off. So, goal namin ngayon, makatagos ng mismong Abra de Ilog proper, papunta ng Mamburao, via dito sa bagong ginawang kalsada na Puerto Galera to Abra de Ilog. So, yun, mukhang maganda naman ang panahon. So, sana tuloy-tuloy at makatawid kami. Okay, tara, ride safe, samahan nyo kami. Ito na yung part na medyo challenging. Wait lang. After 2 kilometers coming from Talipanan, narating na namin itong off-road section. Ito na daw yung pinakamahirap. Sabi nila, kuyang rider, shoutout kuya! So, lusong yan. Yung nasa bungad na yan, medyo madali pa. Pero yung nandun daw, bulusok na lusong. Sabay matinding ahon na single path, tapos malalim yung kaliwat kanan. So, yun. Doon possible na magkaroon ng error, but let's see. Sabi naman ni Kuya, pag naiahon dyan, puro madali na yan hanggang sa Abra de Ilog. So ito na lang yung challenge sa amin. Pag nalusotan to, lusot tayo hanggang Abra de Ilog. Alalayan natin, tignan natin. Pag ano lang, akay-akay, tulak-tulak. Mayroon naman daw nag-aabang daw doon, taga-tulak din. For a fee, of course. Okay, sige, tignan natin. Okay, ride safe. Balikan ko na lang kayo, de. Sige. Sige. Hey, Kuya, thank you. Okay. Safe naman. Okay naman, safe naman. Thank you. Matrik. Alright. Madami nga sir na ako dito. Bihitin talaga dito, hindi kaya ng motor. Mabigat to. Okay. Okay. Hindi kaya ng oops, yung ano, tambot siya. Thank you. Thank you. Right. Kaya tumama ba helmet? Balak pa sariyan wala. Side mirror.
ano po yung lever? Oh, sige. Oh, pagod yun. Matarek, di talaga kaya. Hindi na, sir. Kahit mapaahon dyan, pagdating dito sa huli ito, hindi sasampay. Bitin, sir. Bitin, no? Ano mga motor na kakaahon dyan? Sir, pag gano'n yung mga smash. Kakaahon dyan. Smash? Oo. Oh. Ay, pag gano'n sir. Oh, dokumenta dyan, ha. Shoutout sa mga naka-smash, sabi ni Kuya. Ang smash daw, nakakaahon dito. Alright. Okay. Sige. Patayin ko muna. Save battery. Balikan ko sa AirPod Red Bull. Ando pa sa kabila. Kasama kayo, sir. Oo. Siguro yung motor niya, ibababa ako. Tapos papatulong na lang uli ahon dito. Alright. Yun. Medyo matarik talaga. May semento na parte dito. Hanggang kala. Binueluhan ko na. Pag lusong dun, binira ko na kagad. Pero hanggang kalahati lang yung kinaya ng XTC. Pagdating dito sa may area na to, itong kurba na to. Yan. Yan, itong kurba na to. Diyan sa may mama na yan. Hanggang dyan na lang inabot ng XTC na wala na lang power. Tapos unti-unti na umaatras. So, nung umatras na, nahulog na dito sa kanal na to. Ayun, ano ko na. Nag-decide ko na na bitawan na yung motor. Habi nga nung mga local, mabuti daw at bumitaw na ako sa motor. Dahil ang delikado daw na pwede mangyari dito, pag yung paa mo kumalang between dito sa paanong semento, tsaka nung hukay, tapos nadagana ng motor, naku, delikado. Mahirap ma-imagine. So, tama daw yung ginawa ko, nakumalas na ako sa motor. Okay. So, ito yung motor ni Red Bull. Yan. Inulusong na dito sa mahirap na to. Tapos, yung mga local na ang mag-aahon. Yan. Medyo mahirap-hirap. Pagtutulungan na lang nilang ahon, tulak, ganyan. Alright. Okay, at least masurvive natin itong mahirap na parte na to, then we are good. Okay. Sila yung mga mababait na tumulong sa amin. Magkakapatid na Josly, JB, tsaka si, ano nga yung sa kita? Jimboy, ayun. Marami salamat sa inyo, shoutout sa inyo. Ito, after 1 month pa posting nito, intay lang. Maraming salamat. Sa mga taahon dito, huwag kayong mag-alala. Dahil may mga nakakaahon na underbone dito, sniper, XRM, Smash, ganyan. Mga scooter, mga Mio. Umaahon din dito. Ayun, pati daw Mio nakakaahon dito. Pero yun nga, rider's error siguro, medyo kulang sa skills, hindi ko nalaro yung aking clutch kaya nabitin ako hanggang sa matumba na. Pero sabi naman nila, XRM ahon dito. Kung sakaling mahirapan, hindi walang lakas ng loob at mabitin, nandiyan naman sila J Brothers para tumulong sa inyo. Okay, shout out. Tuloy-tuloy kami hanggang sa muli. Madali na daw to hanggang Abra de Ilog. Maraming salamat. Alright. Eto, may mga umahon din dito na mga siklista galing dito sa galing sila ng Aninuan. Yan, shout out dito sa mga poging siklista na to. Titikas, diretso pa ng Abra de Ilog yan. Tapos si ano, si yung isa, yung pinakapoging siklista sa Barangay Talipanan. Si ano, anong pangalan mo pare? Pastrana. Remar Pastrana. Shoutout pare. Shoutout sa inyo. Ayan. Okay. Like and follow yung page ko, yung James and Sincidio sa Facebook. Okay, sige. Hanapin ko yun. Maraming salamat, okay. Ha. Sige. Yes. Ingat kayo dyan. Okay. Okay, proceed ulit tayo. Ito si Red Bull. Nasa bandang unahan ko. Kukunti ang shots ni Red Bull dahil sa likod ko siya pumapesto. Ganda ng tinatanong niyang view nung dagat. Diyan kami galing, sa taas na yan, tapos hanggang dito yung semento, at yun, isang malalim na hukay dito, diyan tayo napasarap. Maraming salamat, Panginoon, at safe, kahit natumba, wala tayong natamong sakit sa katawan. Okay, maraming salamat, tayo magpapatuloy, at tuloy ang safe na biyahe. Alright, let's go!
Nakapanggaling na ako dyan. Oh. Tapos tumali yata ito na pasukan ko. Bumalik ako, wala naman ako makikita. Bigla na wala lang karsada eh, no? Oo. Kaya inaasahan ko, puro karsada lang. Yung 4x4 siguro, sa ilog na dumadaan. Dito. Oo, oh, sa ilog na. Sige. Oh, sige, sunod na ako. Ayun, after ng semplang, naobserbahan ko, hindi pumapasok ng segunda yung cambio. Tapos, pag natsambahan na pumasok ng segunda, may mga lumalagutok sa makina. Eh, hindi pa namin makita kasi ngayon tinetesting namin paanda rin na inaangat lang yung pitan. Hindi naman lumalagutok. Pero pag umaandar, lumalagutok. Pero yun nga, ganun pa rin. Ang hindi maipasok ng segunda yung cambio. Paminsan-minsan lang matsambahan. So, tignan natin kung paano. Nandito naman sa bundok, wala rin magawa. Tignan natin, obserbahan na lang. Alalayan ko hanggang makababa naman buraw, obserbahan natin. Para let's... Alin na mababaw? Diyan. Mas madali ito. Okay. Sige. Tapos doon sa may dilaw ano? Aakyat doon. Ano de? Magbabasa na ng sapatos. Magbabasa na ng sapatos. Ako, magbabasa na ako. Dito.
O yan, kinikwento ni Red Bull nung nag-attempt daw siya na tumawid dito galing sa Abra de Ilog hanggang dito lang sa ahonin na to, pagkalampas ng tulay na yon na nakikita niya. Hanggang dyan lang sa ahonin na yan yung inabot niya. Kasi eto, nag-uumpisa palang utasin ng bulldozer. Eh, kaya ng trail rider, pero yung ordinary rider hindi pa kaya ng time na yan. So, from here, puro semento na daw yan hanggang Abra de Ilog, sabi ni Red Bull. So, okay na tayo. Ito na yung pinakamahirap na parte na lusong. Simple lang yan sa mga gagaling magmotor, pero pag nagkamali ka dito, gugulong ka rin dyan kasi magraba. Approximately 12 kilometers na off-road. Tapos yun, nakatawid na tayo sa mga mahihirap na parte. Yun, 10 kilometers na lang daw yan hanggang Abra de Ilog. So 25 kilometers from Talipanan Beach hanggang Abra de Ilog. So from White Beach hanggang Abra de Ilog, papalo ng mga 35 kilometers. Approximately 40 kilometers siguro. Okay, tara, tuloy-tuloy tayo at makapagtanghalian tayo either Abra de Ilog or Mamburao, depende sa gutom. Alright, okay, samahan niyo kami, tuloy-tuloy tayo, ride safe. Yan, ito yung road condition pag nakatawid doon sa huling off-road na parte. Yan, maganda, maganda, tapos along the coast. Yun oh. Yan, hininto ako ito ispat na doon kasi naalala ko ito. Yan, ang coastline na yan. Tapos, nagpa-picture pa kami dito nila Melon, ng XRCP. Shoutout bro Melon, Eagle One and Sibat. Kung naalala nyo, dito tayo nagpa-picture. Hanggang dito yung inabot natin nung una tayong sumubok dito sa Puerto Galera, Abra de Ilog Road na ito. Yan, napakaganda na, sigurado. Nung sumubok tayo dito, trail road pa ito halos. Kapapagong grader lang. Ayan na yung port, malapit na tayo. Konting biga-biga na lang. Alright, Abra de Ilog port. Ayan, may pangalan. Checkpoint to, photo ops. Patunay na nakarating kami ng Abra de Ilog. Nakatagos coming from Puerto Galera. Okay, wala masyadong mga kainan dito sa Abra de Ilog. 38 kilometers to Mamburao. Although medyo gutom na, pero sige, sa Mamburao na kumain. Wala makainan dito. Tara, sa ano na lang. Mamburao. Doon tayo kumain. Let's go! Abra de Ilog to Mamburao Road. Oh, ganda rin ang ganda din ang karsada dito. Nice. Yung mga ano, yung mga tumitira ng Mindoro Loop Endurance Challenge, talaga na-enjoy din nila ang kagandahan ng Mindoro. Ganda ng mga scenery sa kaliwat kanan. Ang ganda ng karsada, yeah. Araw, nung nilook namin ang HRCP to, pasok kami ng Kalapan, labas kami ng Abra de Ilog. So yun yung look namin dati. Rough road pa to. Ang sementado, hanggang Rojas lang. So pagpasok ko ng Rojas, lahat yan, Bungabon, Mansalay, tapos sa bayan ng San Jose, sementado. Paglabas ko ng Rizal, puro cement, puro rough road na uli yan. Hanggang Mamburao, pati Sablayan, rough road yun. Hanggang Mamburao, yun na yung sementado papunta dito sa loob ng Abra de Ilog. Pero yung semento niya dati, basag-basag pa. So parang sementadong rough road. So,
Maganda, maganda na ngayon. Ayos. Nice, nice, nice. Let's go. Mamburao na tayo. Katapos na namin mag-late lunch. Dumating kami dun sa dito sa Mamburao around mga 1:15, let's say 1:30. Medyo niluto pa yung pagkain namin. Magkamali kami ng pili na pagkain, niluto pa. Isang oras kami inabot dun sa kinainan, sa pinagkaina namin. Siyempre, pag-iintay ng luto, tapos kumain kami. So ngayon, time check 2:30 na. Saka pa lang kami mag-take off dito sa Mamburao. Ang San Jose, nasa 160 kilometers pa. Huminto ako dito para picturean tong Amnay Bridge. Dahil nung bata ako, ang lugar namin sa likod ng mga kabundukan na yan, doon sa may Nauhan boundary ng Sablayan, Occidental. Doon ang lugar namin sa likod ng kabundukan na yan. Yung mga mangyan na bumibili sa amin, na nakakakwentuhan ko noong araw, sabi nila taga rito daw sila sa Amnay. Yan. Tapos nilalakbay nila yung kabundukan na yan papunta makatawid doon sa kabila, hanggang doon sa amin, sa boundary ng ang bahay namin doon ay boundary ng Nauhan, Victoria, tsaka Occidental Mindoro. By the way, may nakikita kami dito na binakbak na kalsada. Tignan natin, sabi sa mapa, ito daw ang start, yung karsada daw na yan. Yan daw yung karsada na Trans-Mindoro Highway. So pagka natapos yan, ang diretso niyan sa may Victoria, Oriental Mindoro. Pero malamang maiksi pa yan, hindi pa siguro kayang daanan yan. Pero another road yan na pwede nating tagusin balang araw pag natapos. Tignan natin yung bungad doon, hindi na natin papasukin pero yung bungad lang. Okay, tara. Yan, itong karsada na to, ito yung bungad ng Mindoro Trans National Highway, parang ganun yung pangalan niya yata. Mindoro Trans Mindoro National Highway. Yan, ito inuumpisahan yan, may nakikita na tayo mga nababakbak na karsada diyan, yung pinakita natin kanina. So, yun. Yun nga, pagka natapos itong karsada na to, ang intention niyan ay makatagos papunta ng Occidental, ng Oriental Mindoro sa may area ng Victoria, alam ko. So yun, hindi natin papasukin ngayon, pero another reason to explore yan. So maaari tayong bumalik dito para mag-explore uli sa mga susunod na pagkakataon. So yun, picture lang tayo dito. Ito, dito yan, malapit sa may Amnay Bridge. Ito yung Amnay Bridge. Yan. Alright, si Google Map nagpabida. Alam niya, ito ang mga gusto kong daan. Yung tipong ganito na off-road, dito kami pinasok sa ilog. Ayan, doon yung papunta sa Sablayan eh. Dito kami pinasok sa ilog. Gusto ko rin sana, kaya lang sa itsura ng ilog oh, medyo tahimik ito, malalim to. Tingin ko dito hanggang hita eh. Ayun, tingnan si Kuya oh, hanggang hita sa kanya. Wag na magpilit. Ito yung daan eh oh. Ito. Mukhang ito yung daan ng Paragos eh. Hindi na, wag na lang magpilit. Picture na lang natin to. Balik naman tayo sa highway, na tayo dumaan. Tara, tara. Okay. Alright. Andito tayo sa Sablayan Zipline Park. Yun, meron itong mga tawid. Ayun, oh. Yun. Papunta siya dun sa isla na yan. Alright. Andito siya sa loob ng Pressing Park. Ito. Ayan. Bakit namin sinadya itong Sablayan Zipline Adventure na to? Kasi ito ay notable din dahil siya ay naging longest zipline in the world, na I mean zipline na island to island zipline. Yan. Pero sabi nung nakausap namin sa baba, ngayon daw ay siya ay longest island to island zipline in Asia na lang. Na-surpass na siya ng ibang bansa. Ganun. Hindi natin makapasok tayo. Tara. Let's go. Yan. Makikita nyo, kasulat dyan.
Itong zipline adventure na to is the longest island to island zipline in Asia. Ayan. Ito. Siyempre, yung pag mag-zipline ka, siyempre, akit doon sa taas. Ayan. Kaya lang, may cut-off sila ng 4:30. Dumating kami 5 o'clock. So, hindi na papayagan na makapag-zipline kami. May mga tao doon sa taas, pero mga taga-tourism daw yung tao na nandun sa taas. Ayan, tinatawag nila itong 3-in-1 kasi mayroong wall climbing dyan. And may rappelling din. Then, kung makikita nyo, yun yung island na yun, yung nandun. Doon papunta yung zipline na yan, yung end ng zipline na yan. Then likely magbabangka na yan pabalik dito. Labas tayo sa kabila, baka may mas magagandang view tayo na makita sa kabila. Tara, at least nakapasok tayo dito sa loob ng zipline. Another reason to come back to, pagka gusto natin experience. Yung makasakay dyan sa zipline na yan, longest island to island zipline in Asia. Alright, ayun yung sunset, oh, sakto dating natin. Ah. Okay, tara. Alright, good evening. Time check, it's 6:15 PM. Dito kami sa Gosar Street, Buena Vista, Sablayan. Dito kami nag-check-in sa Emily Hotel. Ayan. Ito yung recommended hotel nung mga locals na nakausap namin, nakakwentuhan namin. And okay naman, affordable naman. 700 lang yung room, fan room para sa aming dalawa ni Red Bull. Okay yan, tama yan, average yung presyo sa ganun. So yung mga papasyal dito sa Sablayan, abuti ng gabi dito sa Sablayan, halapin nyo, Emily Hotel. So yun, hakot kami ng gamit, then dinner, pahinga, tapos para bukas maaga tayong magte-take off. Okay.